Sa kanilang paghahanap sa opisina ng agency, wala silang makita na kahit isa ng mga tapes. Ang sabi ni Eric Ramos na wala talagang tapes na nakatago sa kanilang opisina. Lahat ng mga records na meron sila, isinama na niya ito maliban sa NDA. Nagtanong ito si Attorney San Pedro, so nagsinungaling ang kanyang ama nito. Ang sabi ni Eric Ramos, matanda na kanyang ama at baka nagkamali lamang ang kanyang ama sa pag-alala. Nakalimutan na niya nung nasunog ang kanilang bahay at nadamay ang kanilang opisina. Ang sabi ni Galvis kay Cap Rosales, consistent ang kanyang mga sinasabi dahil chinik na nila ito at kumpirmado, nagkaroon ng sunog sa kanilang bahay noon. Nagtanong ito si Cap Rosales kung bakit sasabihin sa kanyang ama na kasabwat siya ni Helena. Ang sabi ni Eric Ramos, hindi niya alam pero ang alam niya, mas maraming beses na niya makikita na magkasama ang kanyang ama at si Atty. Evangelista. Hindi naman siya nagbibintang ito pero gusto lamang niya sabihin na mas maraming koneksyon ang kanyang ama kaysa kay Madam Helena at umalis na siya nito sa kanilang kinaroonan nila Cap Rosales. Habang sina Cap Rosales, napaisip sila ng malalim ito kaya tinawagan din niya si Eloy upang ipaalam na walang tape sila nakikita. Ang sabi ni Eloy, ang ibig sabihin ba nito na hindi totoo mga sinasabi ni Mang Chego na tungkol sa mga tapes? Ang sabi ni Cap Rosales, hindi niya alam pero oo, posible. Wala silang nahanap dito sa opisina. Ang sabi ni Eloy, baka tinatago lamang ni Eric ang mga tapes para wala silang makuha na ebidensya. Nagpapatunay na si Helena talaga ang may gawa nito sa lahat. Ang sabi ni Cap Rosales, posible pero tama din ito sa CCTV footage kasi may nabanggit ito si Eric kanina. Napaisip talaga siya nito. Ang sabi niya, na mas madalas niya makikita na magkasama si Diego at si Atty. Evangelista at hindi ito si Helena. Ang sabi ni Eloy, si Atty. Evangelista ang kasabwat ni Mang Chego. Ang sabi ni Cap Rosales, oo, posible at gawa-gawa lamang nila ang tungkol sa mga tapes para idiin ito si Helena. Si Evangelista na nga ang nagsasabi doon sa CCTV footage kung siya ay babagsak, idadama niya si Helena. Ang sabi ni Eloy, na mas mabuti hihintayin na lamang nila ang buong investigasyon. May isa pa man silang bala nito at sana may makuha ito ng sagot. Kinamusta din ni Eloy ang taong sumusunod kay Ali. Ang sabi ni Cap Rosales, papunta na ang kanyang mga tauhan sa bahay nito. Habang sa presinto, nagalit ang kanilang chief kay Cap Rosales kung bakit hindi niya alam na may operasyon sila nito. Ang sabi ni Cap Rosales, nakonektado ito sa nangyari kay Helena. Ang sabi ni chief, nandoon ito sa ospital sa Helena dahil sa pag-atake ni Atty. Evangelista sa kanya. Si Helena ang biktima dito. Ang sabi ni Cap Rosales, tinitingnan lamang nila ang lahat ng anggulo. Ang sabi ni chief, nang dahil sa kanyang ginawa na may nadamay sila ng civilian, I've been warning you since then. How could you be so reckless? Ayan tuloy, ipinag-imbestigahan na siya nito ng internal affair. Magpahinga muna siya nito. Ang sabi ni Cap Rosales, hindi pwede dahil nasa gitna na siya nito sa manhunting ni Atty. Evangelista. Ang sabi ni chief, inassign na niya ito kay Nicolas Ian. Nagtanong ito si Cap Rosales kung ano ang kanyang gagawin nito. Ang sabi ni chief, wala siyang gagawin dahil as of right now, suspendedo siya. Habang sa kumpanya, sobrang nag-alala ito si Mariano na baka madadamay ang kanilang kumpanya dahil sa nangyari kay Helena. Ano na lamang ang sasabihin ng mga tao, ang kanilang interim chairman ay inatake ng dating empleyado. Ang sabi ni Carlos, dapat muna nila ito palipasin ang gulo nila ni Ramon bago nila ipapatuloy ang kanilang meeting kay Mr. Wanatabi. Ang sabi ni Eloy na may deadline sila nito. Ang sagot ni Mariano, we only have one chance to impress Mr. Wanatabi para tanggapin ang partnership. Kung hindi nila ito maklose, hindi na sila nito bibigyan ng second chance. Ang sabi ni Eloy, itutuloy nila ang kanilang meeting with Mr. Wanatabi. You heard our chairman, ang sabi ni Jimmy. Ang sabi ni Carlos, hindi biro ang kanilang meeting nito. With all due respect, wala pa siya nitong experience. Ang sabi ni Eloy, nakasalalay dito sa deal ang kanilang compensation para sa mga taong na biktima nila at itutuloy nila ang kanilang meeting nito bukas at isasara niya ang deal. Gayunpaman, sinabihan ni Lulusir si Helena na kumuha siya nito ng extra security sa kanyang bahay at nag-hire pa siya nito ng special nurse para sa kanya para tuloy-tuloy lamang ang kanyang recovery nito. Nagpasalamat naman ito si Helena sa kanyang kuya, kaya pinaalis muna ni Lulusir si Ali ng sandali upang makausap ng private sila ni Helena nito at pumayag naman ito si Ali. Sa paglabas ni Ali sa bahay nila Helena, napapansin niya na may ibang kinikilos ang kanyang bodyguard nito. Panay ang text habang tinitingnan siya nito, kaya sinabihan niya si Jumari na lumapit sa kanya. Sa paglapit ni Jumari, tinanong niya ito kung sino ang kanyang katext. Ang sabi ni Jumari, wala siya nitong katext. Ang sabi ni Ali, kanina pa niya ito napapansin na parang may kausap siya nito.
Ang sabi ni Jomari, ang kanyang asawa lamang ang kanyang ka-text. Nagtanong ito si Ali kung pwede ba niya ito matingnan. Ang sabi ni Jomari na baka mapagalitan siya. Ang sabi ni Ali, inamin niya na may kasabwat siya nito, kaya ibigay muna ito sa akin. Sa pagkuha ni Ali sa cellphone ni Jomari, si Eloy pala ang kanyang ka-text nito at nagkamali siya nito sa kanyang hinala. Kaya humingi siya nito ng sorry kay Jomari kung bakit hindi niya sinabi sa kanya na may paandar pala sila nito ni Eloy. Naging sensitibo lamang siya nito dahil sa nakaganapan nangyari sa kanyang buhay ngayon. Nakiusap ito si Jomari na huwag siya nito isusumbong ni Eloy na baka pagalitan siya, at nangako naman ito si Ali na hindi niya ito sasabihin kay Eloy ang kanyang nalalaman. Samantala, sa loob ng bahay ni Helena, pinagsisilbihan ni Lolo Sir ang kanyang kapatid nito. How I miss this, kuya. We were so happy then, ang sabi ni Helena. Weren't we? Ang sabi ni Lolo Sir. Bumalik sila nito sa nakaraan. Ito si Paul, gustong maging party sa Horizon Grand at maging pamilya sina Helena at Hugo. Kaya nagpropose ito si Paul kay Helena. Pero makikita mo sa pagmumuka ni Hugo, hindi ito masaya para sa kanyang kapatid. Balik tayo sa present. Humingi ng sorry si Hugo kay Helena. I saw how he hit you, but don't worry. We'll do everything to find him, ang sabi ni Hugo. Nagtanong ito sa Helena kung tungkol ba ito sa kalokohan na ginawa ni Ramon. Okay lamang sa kanya nito. Let Eloy lead. You give me a chance and I blow it. I choose to trust the wrong people. Like Paul, I'm sorry Helena. Hindi ko sinasadyang sirain ang pagsasama niyo, ang sabi ni Hugo. Don't blame yourself. You were right. In fact, you saved me from Paul, ang sabi ni Helena. Dahil pinapaalala ni Helena ang nangyari noon kay Lolo Sir, inatake naman siya sa kanyang sakit. Binabalik niya ang nangyari noon at narinig ni Helena ang galit na ramdaman ni Hugo para kay Paul at ang pagtutol nito sa kanilang relasyon noon. Dahil sa kasakiman ni Hugo noon, nawala ang lahat ng legacy ni Paul sa kanyang pamilya at tinakwil siya nito. Kaya nakipaghiwalay ito si Paul kay Helena at hindi na ituloy ang kanilang kasal. Nakiusap ito sa Helena huwag siyang iwan ito dahil pinili niya si Paul kaysa sa kanyang kapatid. Nagtanong ito si Paul kay Helena kung maibabalik ba niya ang lahat ng ninakaw ni Hugo na galing sa kanya. At umalis na ito sa bahay ni Helena at tuluyan na siyang iniwan ni Paul. Dahil nagwawala na ito si Lolo Sir, kaya tinawag ni Helena si Ali nito upang pumasok sa loob ng bahay. Sa pagarinig ni Ali, nagmamadali siya nitong pumasok sa loob. Ali, I don't know. What's happening? I don't know what to do. He's having one of his episodes, ang sabi ni Helena. What's happened? Where's Jimmy? I was just talking to him. Where did he go? I don't know how to go home, ang sabi ni Lolo Sir. Ang sabi ni Ali, sasamahan niya ito sa pag-uwi. Sa pag-alis ni Ali sa kinaroonan ni Helena, ngumiti ito si Helena. Magaling talaga si Helena sa pagkukunwari. Abangan natin ang mga binabalak ni Helena. Kung bago ka pa sa channel ko, don't forget to like, subscribe, and click the notification bell para palagi kang updated sa mga videos in-upload ko. Thank you for watching and God bless to everyone!